mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon sa panibagong umaga na pinagkaloob niya po sa atin sa oras po na ito. Patuloy po tayo na lumapit sa ating Panginoon. Patuloy po tayo na magbigay ng pasasalamat, papuri sa dakilang at wagas na pag-ibig ng ating Panginoon. Ipin po natin yung the steadfast love of the Lord never ceases. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng ating Panginoon. Katapatan, Panginoon. Dakila ang inyong pag-ibig, O Diyos. Hindi po kayo nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin kayo, Diyos. Wala po kayong katulad, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, glory, glory to you, Jesus. Purihin kayo, Panginoon. Purihin po kayo, Diyos. Hallelujah, hallelujah. Oh, purihin kayo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat umaga po na inyong pinagkakaloob sa amin.
Salamat po, O Diyos, sa inyong dakilang katapatan. Maraming pagkakataon nagkukulang kami, pero kayo kailanman din namin kayo nasubungan na nagkulang sa amin. Wagas, dakila ang inyong pag-ibig, Panginoon. Napakabuti niyo sa amin. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Punuin niyo ng pasasalamat ang aming puso. Pagindapatin niyo po kami. Gawin niyo pong dalisay ang aming puso at banal ang aming kaisipan. Banal na Espiritu, kayo po ang manguna sa amin. Pagpalain niyo po ang pag-aaral ng salita niyo, Panginoon, sa umagang ito. Purihin kayo, Panginoon, sa inyo po namin tinitiwala ang araw na ito, ang pagkakataong ito. Salamat po, inaangkin namin ang iyong pangunguna sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. At para po tayo, pangunahan, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ayun pong tinatawagan, Pastora Rosalia. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at purihin po ang Panginoon sapagkat tayo po ay pinagkalooban niya muli ng panibagong umaga, panibagong buhay na po matapos ang nakaraang araw. Marami tayong pagpapagal, maraming mga pagod, pero salamat at tayo po ay mayroong panibagong kalakasan na taglay sa araw po na ito. At salamat po, tulad ng ating inawit, salamat po sa Panginoon dahil laging bago ang kanyang biyaya, laging bago ang kanyang inilalaan sa ating lahat. Iba yung blessing na binigay niya sa ating kahapon sa blessing na inilalaan niya sa atin sa araw na ito. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Nais ko po kayong angyayahang makibukas sa atin pong pag-aaralan salita ng Diyos ngayong umaga na matatagpuan po natin dito sa aklat po ng Unang Kronika sa First Chronicles chapter 14. Isahan po natin sa verse 8 hanggang sa mga sumusunod pong talata. Nakita nyo na po Unang Kronika, Kabanata 14, talatang 8 at sa mga sumusunod. Sabi po rito, nang mabalitaan ng mga Filisteo na si David ang piniling hari sa buong Israel, tinipon nila ang lahat ng sundalo nila para hulihin siya. Pero nabalitaan iyon ni David at sinalubong niya sila. Nang lusubi ng mga Filisteo ang lambak ng Rephaim, nagtanong si David sa Diyos, sasalakayin po ba namin ang mga Filisteo? Matatalo po ba namin sila? Sumagot ang Panginoon, oo, lumakad kayo, dahil matatalo ninyo sila. Kaya pumunta si David at ang mga tauhan niya sa Baal Perazim at tinalo nila roon ang mga Filisteo. Sinabi ni David, nilipol ng Diyos ang mga kalaban ko na parang dinaanan ng rumaragasang baha at ginamit niya ako para lipulin sila. Kaya tinawag na Baal Perazim ang lugar na iyon. Naiwan ang mga Filisteo, ang mga diyos-diyosan nila roon, at nag-utos si David na sunugin ang mga ito. Muling nilusob ng mga Filisteo ang lambak ng Rephaim, kaya muling nagtanong si David sa Diyos. At sumagot ang Diyos sa kanya, huwag nyo agad silang salakayin. Palibutan nyo muna at saka nyo sila salakayin malapit sa puno ng balsamo. Kapag narinig ninyo na parang may nagmamartsyang mga sundalo sa itaas ng puno ng balsamo, sumalakay kayo agad dahil iyon ang palatandaan na pinangungunahan ko kayo sa pagsalakay sa mga Filisteo. Kaya sinunod ni David ang iniutos sa kanya ng Diyos. At pinatay nila ang mga Filisteo mula sa Gibeon hanggang sa Jezer. Kaya naging tanyag si David kahit saan at ginawa ng Panginoon nakatakutan siya ng lahat ng bansa. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na laging nagbibigay ng tagumpay sa bawat isa sa amin.
sa aming Diyos na naging ama palagi sa amin, nagiging ama sa bawat araw sa amin. Pinupuri po namin kayo, Panginoon. Dinadakila namin ang iyong pangalan. Ama, dalangin po namin sa umagang ito. Pangunahan niyo kami, kayo magbigay sa amin ng espiritu ng karunungan, kaalaman, kaunawaan, kapahayagan sa bawat salita niyo na amin pong binasa. Salamat po sa gabay ng banal na espiritu na patuloy na inaasahan namin sapagkat kinikilala namin wala kaming magagawa kung wala po kayo sa amin. Kaya salamat po na angkin namin ang pangunguna niyo sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dahil pamilyar po tayo sa mga talata na atin pong binasa at alam natin kung ano yung mga pakikipaglaban ni David, ano po, at ganun din po sa ating mga buhay. Ano po ba sa ang reaksyon natin sa panahon po ng kagipitan? Ano po? Ano ba ang iyong reaksyon sa panahon po ng pagharap sa problema, krisis o mahirap na sitwasyon sa buhay? Ano po ba ang unang nagiging reaksyon ng bawat isa sa atin? Yan po yung tanong na nais ko pong itanong sa bawat isa. Kahit sa aking sarili, ano nga ba, katulad po ni David, ano po, nang mabalitaan niya yung mga pangyayaring ito. Nagmamadali po ba tayo na humakbang? Ano ba ang ating gagawin? Nagmamadali ba tayo na makuha yung katugunan kapag po tayo ay may mga ganitong mahihirap na sitwasyon? O marunong ba tayong maghintay sa hudyat ng Panginoon? Sapagkat yun po yung napakahalaga, yung magtanong tayo at maghintay sa Panginoon kung ano yung kanyang sasabihin sa atin. At marami po ang medyo nakakaligtaan yung ganitong bagay. Yung maunang tanungin ng Panginoon at hindi lang basta magtanong sa Panginoon. Marami pong kabataan magtatanong, ano ba ang kalooban ng Diyos? Paano ba malalaman ang kalooban ng Diyos? Una, syempre kailangan manalangin, magtanong sa Panginoon. Pero hindi natatapos doon. Kailangan po nating malaman ano ba ang sagot ng Panginoon. Sasagot at sasagot naman po ang Panginoon. Pero, alamin po nating mabuti kung ano ba yung isinagot niya. Hindi basta nanalangin lang at naniwalang sumagot ang Panginoon. Tiyakin po natin. Dito po ay makikita natin, dapat alam natin ito, yung kahalagahan ng kahandaan sa pagharap sa mga problema o pagsubok. Bakit po? Sapagkat si Satanas ay hindi po nag-aaksaya ng panahon para wasakin ang buhay natin, guluhin, ang sabi dito, ay gustong lupigin o sakupin, ano po, ang bayan ng Diyos, maging yung buhay ng bawat isa sa atin. Hindi po siya mag-aaksaya ng panahon. Gusto niya ay lagi tayong biktimahin, lagi tayong sakupin ng kanyang mga plano na alam naman natin at tiyak tayo na hindi maganda ang plano ni Satanas. Tanging ang Diyos lang ang napakaganda ang plano sa atin. Kahit kailan, hindi nagplano ng maganda si Satanas sa buhay ng mga taong iniibig ng Panginoon. So dito pa makikita natin, kapag tayo ay nasa ganoong sitwasyon, napakahalaga ng kahandaan, sabi ko nga po kanina. Hindi ka dapat malito. Si David, ang sabi niya dito sa binasa natin, nang mabalitaan niya na nandun na ang mga Filisteo, at talagang gusto po silang saktan o wasakin, sakupin, sabi, para hulihin siya. Siya mismo na hari, ano po. Nang mabalitaan niya to, palusob na po yung mga kalaban. At sabi doon, sasalakayin po ba namin ang mga Filisteo? May pagkakataon pa siya, ano po, na manalangin, magtanong sa Panginoon. Kapag tayo humaharap sa mga ganitong sitwasyon, alam pa ba natin yung tamang hakbang o dapat na unang hakbang na gagawin natin? Mahalaga po yun, yung ginawa ni David. Magtanong sa Diyos. Amen.
magtanong muna tayo sa Panginoon. Kahit andyan na yung kalaban, eto na, palusob na. Pag tayo maharap na sa mga matitinding problema sa ministeryo, sa pamilya, napakahalaga po. Magtanong tayo sa Panginoon, ano po ang gagawin namin? Sabi dito sa verse 10, nagtanong si David sa Diyos, sasalakayin po ba namin ang mga Filisteo? Tayo po ay ganun din ang nais ng Panginoon. At nakakatuwang bagay, tayong mga anak ng Diyos ay tiyak sasagutin tayo ng ating Ama. Sabi nga po sa ating camp meeting dito sa Taiwan ay bilang mga anak, tayong mga kinupkup, nakaranas, binigyan ng espiritu ng pagkupkup or yung adoption, ano? Tayo ay tunuring ng anak, binigyan tayo ng karapatan ng Diyos na maging anak. Sabi doon, meron tayong approachable father, yung madaling kausapin, madaling lapitang ama, na sabi doon, yung ginamit doon na yung Aramaic word na Abba, na ibig sabihin ay dear father, na punong-puno ng pagmamahal, na pagtawag mo ng ama sa ama natin sa langit, tiyak po sasagot siya sa atin. Dahil anak niya tayo, gusto mong pakita ng Panginoon na siya'y ama na hindi malayo sa kanyang mga anak. Hindi malayo. Ano po? May mga ama kasi na takot ang mga anak lumapit. Kasi babagsik or kaya ay naiilang, masyadong stricto, masyadong mahirap lapitan. Pero yung ama sa langit, nagpakilala sa atin bilang isang ama na madaling lapitan at kayang-kayang tumugon agad sa mga panalangin o kahilingan ng kanyang mga anak. So sabi doon, nung makita po yun, kahit nakita na ni David yung ayos, ano, o dami ng mga kalaban na lulusob sa kanya, hindi niya po kinalimutan yung tama at dapat gawin ng isang tunay na anak ng Diyos. Ang lumapit muna sa kanyang ama. Ang lumapit muna at magtanong sa Diyos. Meron siyang pagkakataon pa ba? Pero tayo, pagka po tayo ay dumaranas ng mahirap na sitwasyon, minsan ay natataranta na tayo. Naku, ano ba to? Ano ba gagawin ko? At salamat sa Panginoon, pwede tayong agad-agad ay tumawag sa Diyos natin dahil hindi siya natutulog. Anumang oras na lumapit ka ay makikinig siya at may kakayanan siyang tumugon agad-agad sa mga bagay na kakailanganin po natin. At ito po yung napakahalaga para makuha mo yung katiyakan ng tagumpay. Unahin mo na magtanong, sangguniin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Ano sabi po ng Isaiah 55 verse 9? Ang kaisipan ng Diyos ay higit na mas mataas sa kaisipan natin. Tayo, limitado kaisipan natin. O, paano ba mangyayari? Napaka-imposible na matatalo ko itong problemang ito, mapagtatagumpayan ko. Hindi po. Sapagkat ang paraan din ng Diyos ay higit sa paraan na kayang gawin ng tao. Amen. Yung paraan ng Diyos ay minsan napakahirap unawain kapag ginawa na ng Panginoon yung katugunan niya, mamamangha na lang po tayo. Paano ginawa ng Diyos? Pero salamat dahil ganun po talaga yung Diyos natin. Ang sabi po ng aklat po ng Lucas, chapter 18, verse 27, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Kahit gaano pa kaimposible ang sitwasyon mo, na para bang ang hirap ng makaahon, ang hirap ng makapagtagumpay, kapatid, sinasabi ng Biblia sa atin, walang imposible sa Diyos. Amen. Kaya kahit nandun na yung kalaban, nandun na yung problema, nasa harap na nila, salamat sa Panginoon. Binibigyan tayo ng halimbawa ngayon na pwede na kahit nandyan na yung problema mo, kapatid, nasa harapan mo na, na parang bumulaga na lang sa'yo. Amen. Sinasabi ng Biblia, kailangan mauna mong lapitan ng Diyos. Kasi siya lang ang pwede pong tumulong sa atin na talagang kahit sa on the spot, ano po, kayang sumagot talaga ng Panginoon. Lumapit tayo, maglaan pa rin tayo ng panahon na magtanong, manalangin,
Sabi doon, si David, hindi siya natakot na maglaan ng oras. Eto na yung kalaban. Alam niyo po yun, lumuhod ka pa. Nakakaluhod pa ba tayo pag eto na yung problema? Pwede po. Doon mo maipapakita na yung kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos. Alam natin, yung paraan ng Panginoon ay hindi kayang arukin ang kaisipan ng tao. Sabi ng Genesis chapter 18 verse 14, may mahirap ba sa Panginoon? May mga bagay ba na mahirap sa Panginoon? Wala. Wala pong mahirap sa Diyos. At wala ring imposible sa Kanya. Kaya kahit nasasagit na ka ng matinding krisis, matinding pagsubok, kapatid, sinasabi ng Biblia, walang mahirap sa Panginoon. Kanya-kanya po tayo. Kami po, ang mga pastor, ay dumadaan din sa matitinding pagsubok. Baka nga, mas mabibigat pa kasi hindi na lang po sa personal na buhay ang pinagdadaanan. Meron pong sa simbahan, may mga kapatiran na talagang alam natin na dala-dala rin ng pastor. Minsan yung problema, nang may problema, hindi mo naman talaga problema. Bukod pa sa iyong sariling pamilya. Pero salamat po sa salita ng Diyos. Salamat po dahil ito'y nagbibigay ng katiyakan sa atin na talagang may katuwang po tayo. Amen. Napakasarap na isipin po na tayo anak ng Diyos. Tayo po yung may pribilehiyo, binigyan ng pribilehiyo na talagang makalapit po sa Kanya. Dahil hindi lahat ng lumalapit sa Diyos ay pinakikinggan. Tayo po ang may ganitong pribilehiyo. Sabi po ay, nung unang pagsalakay ng Filisteo, kaagad sinabi ng Panginoon, sige, salakayin niyo sila, lusubin niyo sila. Nagapi agad. Yun yung kahalagahan na kahit na nung unang paglapit mo sa Panginoon tumugon siya, sa pangalawa ba, hindi na? Sabi doon, lumapit siya ulit sa Panginoon. Nagtanong siya ulit. Sabi dito ay tinalo nila yung mga Filisteo sa unang pagsalakay. At kasunod, sabi dito ay sa verse 13, muli na naman silang nilusob. Mga Kristiyano, mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay laging kumakaharap sa mga pagsubok. Kapag natapos ang isa, asahan mo may isa ulit na darating. Pero tingnan po natin, sabi dito, muling nagtanong si David sa Diyos. Kailangan po ulit. Ganun pa rin ang proseso. Lalapit pa rin, magtatanong pa rin sa Panginoon. Pero tingnan niyo po, sabi dito, kakaiba na yung sinabi dito ng Panginoon. Huwag niyo agad silang salakayin. Unlike doon sa unang pagsalakay, di po ba sabi, sige, salakayin niyo na. Dito sabi naman, huwag muna. Palibutan niyo muna. At yun po yung ginawa nila David. Saka niyo sila salakayin. May instruction ng Panginoon na kakaiba kaysa doon po sa una. Alam niyo po, sa unang pagsalakay, agad natalo. Sa ikalawa na pagsugod, may pinagawa ang Diyos kay David. Doon sa mga sumusunod na talata, sabi, ay kapag narinig niyo na parang may nagmamartsang mga sundalo sa itaas ng puno ng balsamo, sumalakay kayo agad dahil iyon ang palatandaan na pinangungunahan ko kayo sa pagsalakay sa mga Filisteo. Ito yung kahalagahan na nagtatanong sa Panginoon. Alam niyo po, iba yung tugon niya doon sa una na paglapit ni David kaysa doon sa pangalawa. Napakahalaga po kasi na makuha mo yung katiyakan ng tagumpay dahil alam mo na nagtanong ka muna ulit sa Panginoon at ito po yung muling binigay sa kanila, tagumpay. Ano po ang nais makita ng Panginoon kay David dito? Bakit po kakaiba yung paraan na ginawa niya sa una at pangalawang pagsalakay? Ano po? Sapagkat nais ng Diyos na makita niya na si David talaga ay umaasa sa Panginoon at hindi sa kanyang sariling kakayanan. Kasi may mga pagkakataon, ay sumagot naman sa akin noon ng Panginoon. Makakapag-isip ka ng gumawa ng sarili mong paraan, gumawa ka na ng sarili mong hakbang. Dito makikita po natin na talagang ang Diyos, kahit alam niya na sumunod si David sa una,
Eto, hindi po natatapos yung pag-test ng Panginoon sa puso ng mga anak niya. Yung hindi nagbabagong pagtitiwala natin sa Panginoon, hinahanap po yan ng Panginoon. Ang sabi doon ay, tinitingnan lagi ng Panginoon kung sinasarili na ba natin, pinagtitiwala na ba tayo sa sariling kakayahan. Dito nakita natin si David ay hindi po nagbabago. Lagi siyang nagtatanong sa Panginoon. At ganun din po sa bawat isa sa atin. Napakahalaga na sa bawat pinakaharap nating pagsubok, problema o pinagdadaanan sa buhay, lagi tayong magtanong. Lagi nating hintayin din ang sagot ng Panginoon. Baka nagtatanong lang tayo, tapos sugod na. Hindi po. Hintayin natin. Ano ba instruction ng Panginoon sa atin? Ito po'y napakahalaga. May nagtanong sa akin kapatiran kahapon sa Liuing, Pastora, paano po ba yun? Naririnig ba talaga yung sagot ng Diyos? Naririnig ba talaga kapag tumugon ng Panginoon sa pagtatanong natin at pananalangin? Sabi ko, opo. Sumasagot po ang Panginoon. Tumutugon ang Panginoon. Nagsasalita siya sa atin. Nagsasalita siya sa puso natin, sa isip. Kapag nagkikinig tayo ng salita, hindi man yung audible voice ang marinig mo. Andito po yung Biblia, andito yung salita ng Diyos. Huwag kang kung kani-kanino basta nagtatanong, unahin mo magtanong sa Panginoon. Ito po yung salita niya eh. Buhay po yung salita ng Diyos at araw-araw, iba-iba po ang pangungusap ng Panginoon sa isang talata. Ayon at angkop sa pangangailangan po natin kung ano yung sitwasyon mo sa araw na yun. At napakahalaga po nito sa mga Kristiyano para hindi tayo maligaw. Instruction ng Panginoon ang hintayin po natin. Kaya sa panahon po ng kagipitan, tandaan po natin, mayroon tayong malalapitan. May ama tayo sa langit. Alam nyo, hindi nakakasawang pag-aralan o marinig ang patungkol sa pagiging ama ng Diyos sa atin. Hindi lang siya Diyos sa atin. Ama din po siya. Ang Diyos ay nananatiling Diyos sa atin araw-araw, pero lagi nating tandaan, nagpapakaama po palagi ang Panginoon sa atin. Isang ama na kayang ibigay ang lahat para sa kanyang mga anak. At ang Panginoon, sa kanya ang buong kakayanan, able siya na makatugon kasi makapangyarihan siya. Kaya nga sabi ay walang imposible sa kanya. Si David ay naging kilala na mananagumpay na mandirigma dahil ito yung isang susi, isang sikreto niya sa buhay, yung laging magtanong sa Panginoon at hintayin ang tugon ng Panginoon. Hindi siya umaasa sa kanyang sariling kakayanan. At salamat po sa Panginoon, patuloy siyang nagtuturo sa atin at maging yung mga gawain na witness po namin sa lugar na ito, nakita namin na talagang ang Diyos po ay talagang gumagawa ng mga kamangha-manghang bagay. Dahil sa unang araw pa lang po namin dito hanggang ngayon po, huling araw na po yata namin dito ngayon. Bukas po ay pauwi na kami ng Pilipinas. Bawat araw po ay namamangha kami sa Panginoon sa mga gawain na napuntahan po namin dito sa ating mga kapatid sa Taiwan. Makikita po talaga na hindi sa kakayanan ng tao, yung kakayanan ng Diyos ang nakita po namin. Dahil may mga kapatid tayo dito na hindi talaga sa sariling lakas. Alam niyo po kung sa sariling lakas, wala na pong kakayanan kasi po sa isang araw ay ilan ang service, 3 po, na magkakalayo po ang lugar. Kaya, kung hindi sila nakikinig sa instruction ng Panginoon at hindi rin binibigyan ng lakas ng Panginoon, hindi po ito kaya ng ating mga kapatid sa dakong ito. At salamat sa Panginoon dahil tinuruan tayo na magtanong at maghintay ng instruction ng Diyos. Bawat araw. Bawat araw meron tayong kinakaharap. Pero salamat sa salita ng Diyos. Ito yung ibinigay niya sa atin, pinapaalala niya. Ako ang bahala sa inyo. Sabi nga po ng isang mangangaral, sagot tayo ng Panginoon. Ano man yung ating pangangailangan, ikaw kapatid na kasama namin ngayon na nag-aaral ng salita ng Diyos,
iba-iba man tayo ng kinakaharap na sitwasyon, pagsubok, problema man yan, karamdaman, sinasabi ng Panginoon sa atin, magbibigay siya ng katugunan. Magbibigay siya ng instruction, ano bang dapat nating gawin. Salamat po dahil yon ay kaloob ng Diyos sa atin, ang banal na Espiritu na siyang patnubay natin sa bawat araw ng ating buhay. Salamat po, tiyak tayo na may tagumpay kapag sa Diyos tayo sumasangguni, kapag sa Diyos tayo umaasa at hindi sa sariling kakayanan. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin, magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Purihin po kayo, Diyos na mana nagumpay. Diyos ng aming buhay, Ama sa bawat isa sa amin. Salamat po, salamat po. Dahil lagi kaming may katiyakan na kapag kami ay lalapit sa inyo, hindi kami mabibigo. Hindi kayo bumibigo sa lahat na nagtitiwala sa inyo. Gaano man kahirap ang sitwasyon na mayroon ng bawat isa, naniniwala kami, Panginoon, nakikita niyo ang kalagayan ng inyong mga anak. Alam niyo ang bawat sitwasyon na meron kami. At naniniwala po kami, O Diyos, na kahanda na ang katugunan. Nalaan ninyo sa bawat isa. Turuan niyo kami na laging umasa sa inyo. Turuan niyo kami, Panginoon, na laging magtiwala sa inyong magagawa. Limitado ang kaya ng tao. Limitado ang kaalaman namin. Pero kayo, Panginoon, alam niyo ang lahat ng bagay. Kaya salamat po. May isa kaming Diyos na laging matatawagan, laging saklolo sa lahat ng pagkakataon na kakailanganin namin. Purihin kayo, O Diyos. Pagpalain niyo ang bawat isa na nakikinig ng inyong salita ngayong umaga, Panginoon. Sa iba't ibang dako man, ng daigdig naroon sila, abutin niyo ang aming mga kapatid, Panginoon. Ang mga kapastoran, Panginoon. Ang bawat anak niyo, Panginoon. Katagpuin niyo ang bawat pangangailangan, O Diyos, ng bawat isa. At dinadalangin din namin, Panginoon, aming mga tagapanguna. Patuloy niyo rin silang gabayan, Panginoon. Patuloy rin kayo magbigay ng instruction sa kanila. Hallelujah. Maging sa aming pong mga kapatid sa dakong ito, Panginoon. Patuloy niyo kaming samahan. Ang pamilya ng Pastor Paul, Panginoon, ng Pastora Never, Lord, dalangin namin ang patuloy niyong pagsama sa kanya. Katulad ni David, Panginoon. Lagi niyang marinig ang instruction niyo. Aming mga tagapanguna, mga supervisor, Panginoon, mga senior pastors, junior pastor, lahat ng manggagawa, mga church workers. Lord, huwag kaming lalakad sa sarili lang namin. Lagi namin hintayin kung anong sasabihin niyo, Panginoon, upang hindi kami magkamali. At maging ng bawat individual na nananalangin ngayon, magsalita kayo sa puso namin. Magsalita kayo sa amin, Panginoon. At patuloy naming marinig ang inyong tinig na nagbibigay ng gabay, nagbibigay ng panuntunan o instruction sa bawat isa sa amin. At inaangti namin, Ama, tagumpay ang kaloob niyo sa aming lahat. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat po, nakilain kayo, maitaas kayo palagi, maparangalan kayo palagi, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kami po ngayon ay narito po sa Dalyaw. At kami po ay pinatuloy ng isa nating kamanggagawa dito, si Sister Lupe. Pagpalain po siya ng Panginoon. At salamat po sa mga panalangin. Bukas po, pauwi na kami ng Pilipinas. Pag-pray niyo po kami na walang maging aberya, maging sa airport. At bawat isa sa atin ay ingatan ng Panginoon at walang anumang virus po ang dadapo sa atin. Lagi tayong balutin ng banal na dugo ng Panginoon. God bless po sa ating lahat. Ito po, may mga kasama po kami, mga missionary natin. Ito po. Salamat po at palain po tayo ng Panginoon.